Welcome mga Lodi, at i-share ko lang sa inyo na itong isang inahin na kambing namin is dalawa na ang anak. Pangatlong anak niya itong mga Lodi, yung unang dalawa is tigay sa lamang ang kanyang anak. So, binulungan daw ni Mrs. ito na pag isa pa rin ang anak niya is ibebenta na siya. So, ayun nga mga Lodi, natakot siguro ayaw mapunta sa ibang amo. Kaya ito, nagbigay siya ng dalawang anak. Salamat sa Diyos at dalawang kanyang anak. At makikita nyo rito mga Lodi na isilay na sa karahe dahil newly born nga ito, 1 day old pa lamang itong mga. Kung isa lang din mga anak ninyong kambing, huwag mawala ng pag-asa mga Lodi. Tignan nyo kung gaano kasaya yung aking asawa dahil nakapagsilang ang kanyang kambing ng dalawa. So malaking blessing to mga Lodi. At ito yung kaaking bunso, isa din nagpapastol ng kanyang kambing. Although pinangalan ko yung mga unang anak nito sa kanilang magkapatid, yung ate niya at saka siya, hindi naman nila kinuha yung pera. Basta may pagkain dito sa aking balong, okay ito. So ito ang Lodi, nagbakasyon tayo. Ito na yung aking bunso. At papakainin natin ang ating newly born kambing. Ito pala ay magdadalawang buwan na nung ako ay dumating. So ito yung kanyang twinkle. Tignan mo itong twinkle niya. Prutas, gulay, kinakain nito kahit aling mga Lodi. He's eating ripe papaya. I'm going to feed the goats here. Ito na guys yung in-upload ko na isang inahin. Ito. Yung inahin, pangalawang anak niya, isahan lang kung panganak. Ito yung pangatlong anak niya, dalawa na. So pakainin natin sila ng ripe papaya. Okay. What about the other one? Ito naka tatlong beses na ng anak to. Pangatlo is dalawa ng anak niya. Naibenta ng panganay na anak niya. Pangalawang anak yan. So ito yung dalawang magkapatid. Yan, dalawa na yung anak niya. Twinkle. Twinkle. Ayan guys. So kung masustansya ang kinakain nila at magdadalawa din naman ang anak niya, mas masustansya ang magiging. Talo sila ni Twinkle. Look at the dog. Yung isang inahin is nandun sa kuya ng misis ko. Isahan din ng mga anak. Wala akong balita. Buntis yun ang dinala doon. I don't know kung ilan ang naging anak niya. Kung bago ka sa aking channel, pakisupport po ako sa pamagitan ng pa-subscribe at pag-click na rin ang notification bell para updated ka just in case naman tayong bagong upload ng video. Salamat! Ito nga pala ang aking project. 2.5 kilowatt solar panel ang ating install diyan. Salamat. Ayan, ceiling fan at saka yung TV. Kita nyo. Meron tayong 900 watts from TV natin. So tinutumbusan niya lang guys kung ano yung konsumo natin. Naka-on yung aircon natin sa taas na 1.5 inverter. So punta natin doon. Ito, wala pa yung cable tray natin mga Lodi. Mamaya tatakpan ko na to. Ito yung load natin sa bahay. Manual transmission, manual transfer switch lang to mga Lodi. Pero yung built-in ATS niya is inactivate natin. Yan, kasi naka-off siya kanina. Dito yan, sa advance. Then, browse lang natin.
Isa pa. Ayan, naka-off siya kanina. Pero in-on ko siya. Naka-on na yung ating ATS. Ayan. Ayan, exit. Ayan mga Lodi, puntahan natin yung aircon sa itaas. Ito mga Lodi, makalat pa. Nagsiset up ako. Puntahan natin. Ayun, kakain na sila. Oh, mga Lodi. Ito yung kwarto ng aking panganay. Ito yung mga ginamit natin sa taas, mga Lodi. Ito na yung ating air conditioning. Ayan. Wow, sarap na matulog. 1.5 na Samsung inverter, mga Lodi. So, pag naka-inverter kayo, yakang-yaka ng ating day. At ang outdoor niya, ayan mga Lodi, yung outdoor ng air conditioning. So, smart inverter. Yung label niya, burado na. Gamit ang hap. Diyan tayo umakyat. Pwede ko nang tanggalin yan mga Lodi. Okay na tayo sa itaas. At grounding natin. Okay, kanina 500 watts lang. So, pumalo ng 80 to 81. Ibig sabihin yung pump natin is 300 watts. So, yung harvest naman niya, dahil yung lang load natin is 95. Yung iba pumunta sa battery natin. Nag-charge yung battery. Yan.